maasahan, walang pinipili. Tuloy-tuloy na serbisyo para sa kapwa Pilipino. Serbisyong bayan. Serbisyong bayan ni Tatay Rani. Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 na umaga sa DWIZ 882. Pagtulong na totoo. Serbisyong may puso para sa Pilipino. Wala nang tulugan, no? Wala nang tulugan. At narami nang nangangambat, maraming kinakabahan, marami pa rin maligaya na. Sana all maligaya na. Yeah. Tay, dapat alam kasi natin kung bakit may Pasko. Para kahit may pera o wala, masaya tayo. Masaya pa rin. Oo, diba? Basta't ang Pasko na gusto ng tao, maligaya sila. Mabigyan nyo sila. Yun, wala silang pakialam kung saan nyo kunin yan. Basta't mabigyan nyo kami. Bahala na kayo. Hindi, pero sabi nga, di ba, Tay? It's better to give than to receive. Yes. Alam mo, sa totoo, itry nyo minsan, no? Mas masarap yung nagbibigay. Mas correct. Masaya. Oh, correct. Totoo yan. Totoo naman talaga yan. Ito yung nakakatanggap. Ang Pasko ngayon ay commercialismo na. Commercialismo. Oh, commercialized na tayo masyado. Oo, wala nang ano. Wala na yung diwa. Kung correct. Hindi yung binipisyo na makukuha. Yes, at grabe tayo ang taas ng presyo, ha, kasi kahapon medyo meron kasi akong gustong bigyan ng shoes. So naghahanap, ang problema laki ng paa niya. Oh, ano, pagka malaki paa talagang ganyan, medyo hard to find 'yan. Ngayon nagtingin ako, 'di ba? Dati last at saka year. Hindi totoo, ha, pag malaki ang paa, malaki rin yung nasa gitna. Hindi totoo 'yan. Yung dibdib. Mega. Dati meron pa mga sale before itong Christmas holidays natin, ano. Meron pa mga 500 na sale. Meron ang gaganda ng rubber shoes. Alam mo ba tayo ngayon, ang pinakamababa 1,500. Sabi ko, parang bago nag-December may mga 500, 700, 800 dito. Nasaan na sila? Na. Same shoes, tinaas lang. Naghigpit na sa Green Hills nga raw ngayon. Wala nang fake. Oh. Hindi siya fake, mga local. Kasi ako tinatangkili ko tayo yung mga local na gawa. Hindi class A, local na gawa. May mga rubber shoes kasi na gawa na dito ngayon. Yun sana yung iniisip ko. Kaya lang, wala nga ako mabiling size. Tapos nagulat ako sa presyo. Nag-spike siya from November to December lang. Yan ang dulot ng Christmas rush. Yes. So, lahat puro rush. Yes. Kaya sabi ng mga nagtitinda, nagmamadali ka, di ba? Bilin mo. ang dinaalan ko kanina mula Commonwealth hanggang dito, Banayag. Ay, walang traffic. Ay, sarap. Nag-usap ka kami kayo na nakresis. Na-miss ko yun. Walang traffic. Kasi mamaya pa ang bukas ng mga mall. Hindi, binubuksan na sila. 9 o'clock. Pwede na ngayon. Talaga, wala kasi marami ng mga tanggapan ng sarado na. Maaga silang nag... Kahapon, ang traffic ng mga expressway natin. Ay, grabe tayo. Ang Quezon Avenue kahapon, ng hapon, grabe. Sobrang sikip talaga. Bumper to bumper. Nag-uwian na. Tsaka wala na silang pera ngayon, Tay. Karamihan din ng mga politiko ngayon, wala na rin dito sa Pilipinas. Meron sila mga international meetings. Nakapalamig na din sa ibang lugar. Naglulusay na sila ng pera ng bayan. Ayun. Si Tatay nandito pa rin namimigay. Sa 24, nandito pa nga siya, di ba? Sa 24 tayo, di ba? Ang daming kong nakausap ng mga kontraktor. Lahat sila ay ang laging sinasabi. Ang tagal lang umibot, no? Lalim. Galing sa paa, hindi sa tiyan. Ikaw ba naman ang kailangan bumili ng bagong bag. Kaya ganun. Ang hirap po. Alam mo, kala lang nila madali yung maging nasa ganung level, di ba? Pero actually, mahirap. Lahat ng tao, hindi tayo, nila politiko, mga negosyante. Hindi, ang mga hard-earned money o hard-earned businessman, talagang pinaghahandaan nila kasi yan . Talagang parang may alkansya. Alam na kasi nila yan. Every year. Talagang nagsusubi na.
Itong taga-waldas ng pera ng bayan, wala kang pakialam yan. Nagsubiri basta naman tayo. Hindi, sobra-sobra nga eh. Bahala kayo, basta ito kailangan ko. Nagsubiri tayo, kaya alas sa bulsa lang nila. Hindi na nila iniisip, basta gawa mong paraan. Pero dito yun eh. Obligasyon niya yan. Obligasyon talaga yan. Oo, obligasyon yun. Naging obligasyon na. Obligasyon talaga, kaya nga mahirap, di ba? Mahirap na masarap. Correct. Hindi magbabago to hanggat merong mga butanting gunggung. Ayan. Oo, na nalalagyan. Binibenta ang sa 1,500, binibenta ang 3 taon. Yes, di ba? 3 taon silang magiging. Ginusto nyo yan. Ginusto ng marami sa atin yan. Kaya, ay, wala rin namang karapatang magreklamo. Yung hindi rin bumoto, wala kang pinagkaiba dun sa binenta mo yung boto. Yes. Diba? Correct. Tama. Correct. Tama. Diba? Hindi mo pinractice yung yes, karapatan. Oo. So, parehas. Diba? Kaya kasalanan pa rin ng tao. Kaya yung mga leader ngayon, may kanya-kanya ng nung araw, ang may dalang listahan, nakikita mo sa kalye pag naglalakad, may dalang listahan, Bombay lang eh. Oo. Ngayon, mga leader-leader, maski HOA president, maski mga samahan ng mga kung ano-ano samahan, may dala-dala na lang yellow pad. Ang haba niya, ilang page, nakalagay mga pangalan. Pangalan ng mga membro nila. Ilalako ngayon nila yan. Ay, naku, ganun. Alam mo, natandaan ko noon, yun sana yung gustong baguhin ni Tatay Rani. Nung unang upo niya bilang konsehal, talagang wala kang makikita ang taga-batasan. Di ba tayo? Oh, nung kapitan ako. Nung kapitan siya, bawal mag-solicit sa City Hall. Kaya, wag na makita kanya doon. Ang ginagawa naman mga politiko noon sa akin sa distrito ko, hindi, kumuha kayo ng endorsement kay Cap. Kay Cap. Hindi ako nagbibigay ng endorsement. Kay Cap Rani. Eh, parehas din yun tayo eh. Kasi noted ba eh. Hindi niya ka pinapapunta doon eh. Hindi ko pinapupunta. Dahil sabi ko, itaas naman natin ang dignidad natin. Tama. Diba? At least, iba naman. Kaya lang, nanalo pa rin sila eh. Kaya lang tayo, alam ko bakit, dignidad. Sabi ko nga kay Tatay Rani, nung nag-usap kami noong nakaraan, sabi ko, 20 years mo nang ginagawa yan, Tay. Kasi napakaganda sana, pero sana wag kang mapagod hanggang ngayon kasi hindi pa rin natututo mga tao. Kasi parang meron naman sigurong katulad niya, pero mahirap makita. Kasi nga ilan lang sila. Hindi ka angat yung katulad ko si Raulo. Wala kang wala kang pwesto sa makamundong sa politikang ito. Si Tatay parang naligaw lang. Nandito ka lang. Hindi na kasi politiko. Public servant. Public servant. Hanggang dito ka lang. Sabi yes. Nga, diba? Ay, nako. Ay, nako, buhay. Oy, yung mga naghihintay ng biyaya ni Tatay. Meron pa rin. Ilan? Ang atin 40. Na ipaparaffle natin ngayong umaga. At yan po, manood kayo. Kung di kayo makapanood sa dito sa ating social media, nandiyan tayo sa Test Broadcast Bo. Sa Digital Free TV na IZTV, Sky Cable Channel 72, TV Plus Channel 27, at sa GMA Afford the Box Channel 32. Yes, ayan. At may nagpadala rin sa akin, isa sa mga diehard natin na pinatutulungan. Dahil ba sabi ko, magbigay kayo ng talagang walang-wala. Mayroon doon isang padjak na pinadala niya yung picture at padadalahan natin yung padjak na yon. Yun yung sinasabi ko, Lady Ay, Tay. Kasi ang daming nag-send. Kasi nung nawagan ka, ang daming sinend na pangalan. Hindi po. Dapat may picture. Isang ang nagtagumpay na sumunod talaga sa proseso. Kasi pag gusto mo talagang tumulong, bibigay mo yung picture niyan, alamin mo yung istorya. Para malaman ni Tatay na karapat dapat na tulungan. Tama. Isa lang yung nagtagumpay, si Rosalyn Liu natin. Yes, tama ka. Yung pera ho ni Tatay, pinaghirapan ko ito. Nagsasideline ho akong dancer ng gay bar. Buti na lang ko ang mga kliyente ko ro, 80, 90 years old. At kaya... Pupunta pa sa ganun. Siguro habang nanonood yun, alam mo sabi... kaya nga lakas. Kaya nga, pwede pa ako ro dahil ganun na kontinuin. Malamang isa namin, ginanun pa. Ganun na tumingin eh. Kay, meron ng text. Oh. Ayan. Sabihin mo, magbibigay tayo ng 10
sa 10 tao ng tigi 1,000 ngayon. Aba, kilala ko yan. Kilala mo na. Oh, kilala ko yan. Oh, oh. JT. Oh, si JT, yeah. Oh, yeah. JT Construction Services. Hindi po, Sir John. Etong si JT ito, biro mo, ang dami ng hanap buhay niya, ano. Mm-hmm. Tapos may gym pa siya. Oo nga. Oh, tapos yung ano ng gym niya, talagang nanghihingganyo na mag-gym sa gym niya. Uh-huh. Ang sabi ko nga, hindi ako nakatisi dahil lalaki ng katawa talaga. Uh-huh. Sabi ko, dapat ang gusto kong makita diyan yung may-ari. Ganun ka lang. Ano? Sabi ko, ang gusto kong makita diyan yung John Taguba na nag-gym. At pag yan nag-gym, mag-gym ako diyan. Malaki naman ang ning katawan daw niya. Okay, okay na yun. Hindi, kailangan kasi yung nasa dyan, umakyat sa muscle. Hindi, kasi ito si Taguba, sa iba nagpapaterapy. So sa OB nagpapa-therapy to. OB. OB guy ni. OB guy ni. Ay baka bawiin. Hindi may post din kasi yan sa dyan. Sabi niya para daw merry ang Christmas na yeah, nang mga talagang, ay, talagang po, ito. Sa katawan pa lang naman ni Jan, katawan Santa Claus na. Kahit hindi na mag-costume eh. Ay, inayos naman niya yung abs niya. Ang ganda nga, pinagsama-sama niya, naging isa. Okay na yun. Tsaka ano yan eh, happy life. Yes. Kasi isa lang ang asawa. Walang masakit talaga. Maganda pa at mabait. At mabait. Ayan, okay. So may yan ha, bukod sa four. Pamaskong handog ni tatay, may 10 tayo nabibigyan ng tingi 1,000. Kaya simulan na natin ngayon ang paningit natin dahil kukulangin na naman tayo sa oras sa dami. Tama ka. Sa dami niya kukulangin din ng 50 oras. 50 ikot ng ruleta. Okay, unahin na natin to. Chicks, handog, bigas o itlog ni tatay. Merry Christmas daw, sabi ni Maria Wendy Alvarez. Itlog ni tatay yung ipamigay mo, Tess. Ayan, narito po ang ating mga napili para sa itlog ni tatay. Dimple Manto, Sky Roque, Fatima Oliveros Florendo, Susana Bueta, at si Jalyn Bihag. Mag-message po kayo sa ating Flash TV Messenger. Kalaki po ang inyong pangalan, ang inyong address at ang inyong contact number. Hanggang alas 12 lang po. Delicious. Lahat po na ipamimigay namin ngayon ni Tatay Rani. Ay, hanggang alas 12 lang po dapat makapag-send kayo ng details. Doon wow, sa yan ha. Stricto kayo ngayon ha. Yes. Stricto kayo ngayon ha. Kasi lugi naman yung mga tumututok, di ba? Correct, tama. Yung ano, yan. Mm-hmm. Talaga okay. Nakaano sila eh. Ay, uy, si Mary Ann Lactawan is watching na. I-share nyo na po kami. Salamat, ang dami na nilang nanonood ngayon. So, i-share nyo po kami para maraming matuwa. Mm-hmm. Ngayon, meron tayong update sa puzzle load test. Oo. Bago natin na simulan yung pamimigay, sino muna yan? Ako din pala yun. Ayan, ito po. Tayo, Lady Ai, isa si Wendy Culliado sa mga mapalad na natawagan sa ating puzzle load ng buhay. Hindi na natin siya nakausap sa ere dahil na-drop yung call. Siya ay taga West Umingan, Pangasinan. Inilapit niya ang kanyang bagong silang na sanggol sa ating programa dahil sa kalagayan nito at nananatili na confined sa hospital. Panoorin po natin ang video na ito. Ate Rani, Miss Lady Ai, maraming salamat po sa pinadala niyo pong tulong para sa akin. Napagamot ko na po yung aking kamay at magaling na po siya. God bless po sa inyong lahat. Okay. Medyo na-mix yung ating mga video. Dahil nga taga Pangasinan sila, ipinadala natin ang tulong ni Tatay Rani na 3,000 through GCash para magamit nila sa pambili ng gamot ni Baby. Uh-huh. Ayan. Laking pasasalamat ni Ate Wendy dahil hindi na rin nila alam kung kanino sila hihingi ng tulong. At ayon sa kanya, napakalaking tulong nito na pambili ng gamot na binibili sa labas, di ba? Dahil wala nga pinaprovide ang hospital, sa labas po nila binibili yung mga antibiotics. Kaya ito pong 3,000 ay malaking tulong para dun sa patuloy na gamutan ni Baby. At hanggang ngayon ay marami pa ring aparato ang nakakabit sa kanya. Iniingatan na madamay ang puso at baga niya. Ayan. Tapos, isa rin sa mga natulungan natin through pasalood ng buhay ay si Lady Lynn. Ito naman ay taga-Concepcion, Tarlac.
Dami ah, mga taga ano to ah. Taga ibang na. Lugar po tay. Nagkaroon siya ng infection sa kanyang kamay na umabot na, ang pamamaga hanggang sa kanyang kilikili, nakaapekto sa kanyang araw-araw na gawain sa bahay. Nagtatrabaho ang kanyang asawa bilang construction worker, kaya talaga nga kapos na kapos sila, hindi makapagpa-check up, hindi niya nagawa. Nabigyan natin siya ng halagang 2,000 piso tulong ni Tatay Rani na ipinadala natin through GCash, at ng kanyang matanggap agad naman siyang nagpa-check up at nakabili ng antibiotics. Nagpadala siya ng video ng pasasalamat, panoorin po natin ito. Tatay Rani, Miss Lady Ay, maraming salamat po sa pinadala niyo pong tulong para sa akin. Napagamot ko na po yung aking kamay at magaling na po siya. God bless po sa inyong lahat. Salamat po. Ayan, ayan po, Tatay Rani, Lady Ay. Okay. Talagang kahit saang lugar, yes, so, saang panig, ay nakakarating ang tulong po ng servisyong bayan ni Tatay. Yes, and bago tayo siguro tayo magpunta dun sa susunod kay Rani Barbo, paikuti muna natin ang sampu. Sige, abang umiikot yan, ito si Alexia Marie Catherine, nagpapabati, happy birthday raw sa pangalawang anak niya na 3 okay. years old. Happy birthday, Calix. Happy birthday. Yes, okay. Lahat-lahat ng kapitbahay nila ay iniimbitahan ni Maria Catherine ngayon. At merong ho siyang pa-children party. Okay, so sampu muna ang paikuti natin at saka... Ano ba ito, pamaskong handog o 1,000? Yung pamaskong handog muna. Okay. Ayan. Okay. Yung pangalawang ikot, yun yung 1,000. Ayan, okay. Diba? Catherine Gornes, congratulations. Meron ka ng pamaskong handog mula kay Tatay Rani. Hindi mo na problema ang paghanda. Pangalawa? Si Rice Borbosa. Rice Borbosa, congratulations. Hindi ko dala yung aking salamin. Aha, pangatlo, wala siyang antipara tayo. Wala akong antipara. Hindi mo ba? Pangatlo. Pwede ka na doon sa gay bar na pinupuntahan mo. Yung boses lang naririnig ka. Okay, teka lang ha. Sino yun? Rice Borbosa. Yung pangatlo, sino? Rowena Tristiza. Congratulations, Rowena. Ayan, sakto. Nag-hashtag na siya. Nag-share siya. Pang-apat. Paki-share po ah, paki-share. Pang-apat si Charmaine Twisno. Congratulations, Charmaine. Kayo po ay meron pamaskong handog mula kay sa ating Tatay Rani Ludovica. Yan. Yes, pang-ilan na. Pang-lima. Pang-noche buena. Kaya? Hindi. Anali Camposano. Esban. Anali Camposano Esban, ikaw ang pang-lima. Congratulations. Next, pang-anim. Adorasyon Lacaba Garcia. Adorasyon Lacaba Garcia, ma'am. Congratulations. Ayan. Meron ka pong basket of goods, mm-hmm. di ba? Ay, bag of goods. Bag of Hindi goods. Kasi siya basket. Napang noche buena po niya. Pang-pito, si Christina Hikayo. Christina, wow, mga congratulations. So, i-share nyo kami ha. Tandaan nyo, mamimigay din si JT Construction Services ng 10,000. Pang ilan na to? Pang walo o pang pito? Si Ronnie Malasa. Wow. Ronnie Malasa, pang walo ka. Congrats. Okay. Kailangan mag-send ka agad kayo ng details sa Flash TV Messenger. Bago mag-alas 12. Bago mag-alas 12. Okay, pang siyam, si Ann Haradal. Ann Haradal, congratulations. Mga bagong pangalan. Si Ann Haradal. At ito, pang sampu. Unang sampu ito ha, di ba? May 30 pa tayo. Yes, mami. After ni Rani Barbo, meron tayo pinag-alibo. Si Catherine Almoguera, ang pang sampu. Pag-alibo yan. Taga-probinsya. Aba, okay, sakto. Ayan po yung unang sampu na pamaskong handog ni Tatay Rani Ludovica. Ngayon naman, tawagin na natin si Rani Barbo. Kasi di ba nagpa-raffle din tayo dun sa Toda, sa Tantalon. Sasabihin niya, papakita niya sa atin na talagang ni-raffle yung tigto 200 pesos mo. Na 20 unit na drivers. Yes. Okay, Rani? Yes, maganda umaga po, Tatay Rani, Lady Aya, at Ate Tess. Siyempre, lang tayo. Una po sa at pasalamat po na tayo kay Cap Lobo na in-entertain at nasikaso niyo talaga tayo doon sa Barangay Tatalon. At panoorin po natin yung mga naganap na parapol po natin doon sa Barangay Tatalon. Narito ang benteng Toda driver na maswerteng nabigyan ng 5 kilong bigas mula kay Tatay Rani. Ito ay sina...
Gino Argiles, Romeo Buena, Josie Grimaldo, Jonathan Eman, Angel Dito Manansala, Francisco Jimenez, Alexandra Velasco, Brian Luz, Mark Anthony Malang, Manuel Abad, Jimmy Canares, Maria Andrea Popa, Leonardo Fajardo, Condrado Bocolongan, Donald Consolacion, Alex Duma, Mario James Calugay Jr., Felimon Bantilan, Rodelio Bautista. Narito naman ang beteng Toda driver na maswerteng mabibigyan ng tig 200 pesos cash panggas mula kay Tatay Rani. Ito ay sina Gisayero, Leodolfo Banique, Honorato Cabahog, Norlinda Chica, Nazario de la Cruz, Primo Pleasure, Shamira Hermoso, Joseph Alba, Jesus Estrada, Versita Laurio, Mark Anthony Casil, Angelito Malari, Maria Cecilia Andrion, Romy Buena, Glenn Malto, Agustin Torsende, Roseto Argiles, Armando Mejia, Marlon Malto, Mitzi Bacolongan. Kaya naman mga katoda, kita-kits tayo tuwing Lunes dito sa Servisyong Bayan ni Tatay Rani. Okay, pero yung susunod na lapag ni after New Year na. After New Year na, yes, oh. Okay. Yes. Oh, kasi magpuputo ka na yun, magpapaputok din yan si Rani. Yes, so oh. Para masaya. Happy New Year. Yeah. Diba, Rani? Akala ko siya mapuputokan. Si Rani? Baka mamaya maputulang. Araw-araw, New Year. Gabi-gabi pala New Year yan. May putok lagi yan. Hindi naliligo na siya. Naliligo. Okay, Rani? Ay, Lady Aida, Rani, Lady Ate Tess, next week po pala, magsisimula na rin po yung beauty product na mamimigay dito. Tinablandit? Tinablandit? Ipapakilala na tayo. Si Sir Joseph. Tinablandin din pala, no? Kasi kung hindi pa tinablan, pare-raid ko na sa Task Force Discipline na yun. Maraming branches yun, tatay. Wala din sa Holy Spirit, bagong silangan tsaka sa batasan, mga branches nila. Kaya pala, ang dami na gumaganda sa distrito ko, ah. Dahil taga-batasan pala yung batasan yung pampasimulo. That's another good news, di ba? Yes, okay. Magandang biyaya yan. Yes, salamat po. Ayan. Thank you. Maraming maraming salamat, Tatay Rani, Lady Ay, at Kagawad Test na to. Yes! Para natatawa si ate, tapos magkatawag siya Kagawad. Ayun, Kagawad, Tatay Test. Kagawad ka lang. I-claim na yan. I-claim na yan. Okay. Na yan. God's will. At sa New Year, ipupreklama na natin yan. Kaya. Ibig sabihin na tuloy yung election ng December. Para kay Tess. Ipupreklama na natin yan. Pinuklaman na ni Kap Jojo yan eh. Muli pa lang sa Servisyong Bayan ni Tatay Rani. Ako si Rani Barbo sa Flash TV at DWIZ 822, ang himpilang may todong lakas. Yung love life talaga, no? Hindi mo pwedeng ipagkaila pagka happy at colorful and live life na isang tao. Mm-hmm. Talaga namang sa aura lang makikita. Gumaganda. Lalo na yung mga tulad ni Rani. Ang dami talaga nakapansin, ha? Nung kasama ko siya, sabi ko, "Uy, ang ganda mo na, Rani. Ang ganda-ganda mo." Sabi ko, "Rani, ang pangit mo pala dati." Anyway. Masalbahay ka naman sa akin. Oo, tayo, huwag ka daw papayag. Uy, ang gwapo mo ngayon. So, dati, pag. Ito yung matindi tayo. Ito yung matindi banat. Hindi ka nagbago. Huh? Hindi ka nagbago. Nagbago! Hindi, di ba? Hindi ka nagbago. Ibig sabihin, dati pa, bata ka pa, mukha ka na matanda. Ala, joke na. Hindi, alam mo, hindi ka nagbago. Anyway, uy, commercial break muna tayo. Yes, after niyan, na iratsada niyo na. Yes, tay. Para kung may oras pa tayo, puro tayo, baka, depende, baka magparapulo ko ng lechon manok. Ayun, no? Yeah. Nagbabalik ang Servisyong Bayan ni Tatay Rani. Napakadaling lapitan, basta na siya. Ayan, ratsada na uli. Ratsada yes, niyo na. Pero para bago yan tayo, batiin muna natin, nanonood si RVP Delio Aceron ng PhilHealth. Boss Delio, Merry Christmas, Happy New Year. Yes, welcome back to Manila. Yes, vacation sila ngayon. Vacation sila. Okay, eto na. May nagtatanong din si Bobot Flores. Sabi niya kung pati daw ba sa probinsya, pwedeng mabigyan ng biyaya. Senior na daw siya. Yes, pwede po, kasama po kayo dun sa roleta ngayon. Kasi nanonood
Ronnie. Lahat Pukyo, yan, ano, pagka probinsya ho, pinadadala na lang ho namin GCash. Ah, oh, yes. Pagka po goods, kino-convert natin sa cash. Okay, 10 muna. Natigisan 1,000. Wow. Ayan, bigay sa atin yan ni JT Construction Services, si Jan Taguba. Okay, ikot na, boo. 10 ito, tigi 1,000. Yes. Wow, talaga naman. I-share na ninyo ang ating show. Uy, Melody Barun. Melody Barun, congratulations. Buena. Wow, meron na siyang pang Noche Buena. Yes, diba? 1,000 Sabi nga ng DTI, 500 lang, may Noche Buena na eh. Correct. Oh, tama. Pangalawa, uy, si Chayn De La Rosa. Ba! Swerte mo dahil. Swerte talaga to. Oh. Yes. Nakumandoan niya na si pangatlo. Sino na? Si Jude Obido. Obidos. Obido. Jude Obidos. Nagdikit lang po yung O tsaka yung I. Yan. Wala kasi salamin si Yes. Pangapat, si Rose Cuizon. Rose Cuizon. 1,000 pesos para sa'yo. Wow. Ligay ang saya-saya. JT Construction Services. Panglima, Lazada Charlene. Mayaman na siya. Lazada. Nagpapanggap lang, mahirap yan. Pinyonarya. Pang-anim sa ruleta. Pang-1,000. Ang dami nang nananalangin. Kaya ba yan? Francis Eborda. Franz Eborda. Ah. Nahihirin pa nga lang. Pang-7. Ayoko na magbata, Lady Ay. Evelyn Habat. Uy, nanalo na naman. Oh, yeah. Evelyn Habat. Ano-ano ka ni Renzi Habat. Ha? Ananay niya. Yay! Lagi yan na ni Renalyn Ringgor, pang-8. Good, dalawa na lang. Ringgor. Okay, pang-9 sa 1,000 piso. Lahu. Rostilia Opeña. Magandang umaga. Pang-10. Huli po ito sa 1,000 piso. Galing po yan sa JT Construction Services. Uy, para yan kay De La Cruz Rangel. Wow, congratulations. Congratulations. Pasalamat kayo kay JT Construction, kay Jan Tagums. Yes, JT Group of Companies, Jan yes. Taguba. Sir Jan. Okay, ngayon naman, medyo ibitin natin ulit dahil meron tayong tulong patrol tayo. Yes. May nakilala itong ating tulong patroller na si Harold Villalino. Magandang umaga sa iyo, Harold. Yes, magandang umaga po sa lahat. Sabik na ang karamihan para sa parating na araw ng Pasko at bagong taon. Pero ang pamilya ng ating bagong tutulungan ay mag-move on pa lang sa sinapit nilang trahedya. Panoorin natin ito. Okay lang po manakawan, huwag lang po masunugan. Ang hirap po talaga ngayon. December 14 ng taong ito, nasunog ang bahay na tinitirhan nila Aling Regina sa Sarit Street, Batasan Hills, Quezon City. Wala naman daw nasugatan o nadisgrasya sa nasabing aksidente. Pero meron itong malungkot na alaalang iniwan sa kanilang pamilya. Alas 8 ng umaga, pumunta po ako ng palengke. Pagdating ko, parang may naamoy po ako na kuryente, hindi ko po pinansin. Yung pagsilip ko po dun sa unahan, sa may iskinita, yung pinto nila, umaapoy na po. Ang ginawa ko po, sa taranta ko, umakyat din po ako dito sa isang iskinita kasi nandun po yung plug ng ano namin, ng kuryente. Ibinaba ko po yung kuryente ko. Pagbaba ko naman po, ang dami na pong usok. Nasusunog na po yung taas namin. Ang pinagmulan po kasi daw ng sunog, sabi po nila, wiring kasi wala naman po ako dun. Sa isang iglap po, nawala po lahat ng pinagpagura namin, pinag-ipunan namin. Kaya ito po, walang-wala po talaga. Kahit po yung 13 months po ng anak ko, nawala rin po. Nasunog. Yung cellphone niya, yung ipon ko rin po, nawala rin. Para sa asawa kong pampagamot din po. Ubus po talaga lahat. Walang trabaho ang mga anak at asawa ni Aling Regina. Kaya naman, hirap talaga sila ngayon ng kanyang pamilya. Ang anak ko po, apat po sila. Ang mga trabaho po ng anak ko, construction worker. Tapos po yung iba po, nakikater po pa ano-ano lang po, pa extra-extra lang po. Ang asawa ko po, tax force po. Tatlong buwan po siyang hindi nakapasok. Hanggang ngayon katapusan na lang po siya kasi po siya may sakit pong vertigo. Dati po siyang na-stroke. Masakit para kila Aling Regina ang sinapit na trahedya. Pero kahit ganun, laking pasasalamat pa rin daw niya dahil kumpleto pa rin silang pamilya na magsasama-sama ngayong Pasko. Ang hirap po kasi ngayon lang po talaga kami nakaranas ng ganito na magpapasko, walang-wala po talaga.
napakahirap po talaga. Pero nagpapasalamat pa rin po ako sa Diyos na okay po kami. Walang mga nasaktan sa mga anak ko. Harold, ilan taon na ba yung mga anak niya? Marami. Nasa 30 plus na rin po yung mga anak niya po. Oh, bakit walang trabaho? At parang mga... Ang tatay niya po ay 19. Ha? 19 po ang kanyang bunso. Oh, ano kayang gawin nun? Kasi pwede naman nating tulungan, pero magkailangan magtrabaho. Yes, tay. Oh. Nagpo-construction po kadalasan yung mga anak niya, tas yung iba po ay nag-extra po sa catering. Nag-extra sa catering. Kaya pag gano'n po, bakante sila pag walang... Pero yan, kasi lahat ng nasunugan, kahit paano, nabigyan na ng financial assistance ni Mayor Joe yan eh. Alam mo naman sa Quezon City, mabilis. Opo, pagkaganyan. Tapos, yung asawa niya, membro ng task force disiplina hanggang ngayon, di ba? Yes, tay. Pero last 3 months na lang daw po. Pero alam niyo ba na ang laki din ng ibinigay na bonus ni Mayor sa ano? Sa mga sa empleyado ng Lungsod Quezon. Napakaswerte. Pero sige, dahil ikaw ang padrino niyan, sige, gusto ko lang malaman kung ano kaya ng mga anak niya para at least kahit paano, tingnan natin magtrabaho. Pwede ko naman food for work yan eh, di ba? Yes. No, para tumbasan kasi kailangan ko tagalinis doon sa aking offline shelter. Mm-hmm. Oh, amoy ano na eh, amoy babaeng di naliligo eh. Mm-hmm. No, kailangan mahugasan, masabon lahat ng dingding. Yes. Walang problema, sige, tingnan ko, ayoko magbigay, gusto ko kasi Pasko, gusto ko kahit paano paghirapan nila. Tama. Kasi mabigyan na rin naman sila ng mga financial tulong. Yes, yes. Sige, tanong mo sa anak niya kung kailan sila pwede at pag pwede sila, may palilinis ako sa kanila at bibigyan ko sila ng pera. Ayun, yay! Mas maganda yun. Maraming salamat po, Tatay Rani. Mas maganda pinaghihirapan. Mas na-appreciate mo. Hindi ako, kasi pagka able naman at may kakayang magtrabaho, bigyan natin. Gusto ko paghirapan nila. Tama. Di ba? Sige, sabihin mo lang at kailan sila pwede magsimula at may palilinis ako ron eh. Okay. Yes po, maraming salamat po para sa tulong patrol ng serbisyong bayan ni Tatay Rani. Ako si Harold Villalino sa Flash TV at DWIC 882, ang impilang may todong lakas. Maraming salamat, Harold Villalino. Sabi nga kasi nagbasa ako ko kanina ng Biblia eh. Sabi nga, huwag mo silang turuan manghingi, turuan mo silang mangista. Ayan, mas maganda. Tsaka pang matagalan yun, kasi pag binigyan ka ng tulong, mauubos yun. Correct. Magustuhan namin sila, magtutuloy-tuloy. Katulad nung ibang napasok kay Tatay sa trabaho, na cash for work, nagtuloy-tuloy. At yes, itong cash for work po ng ating Tatay Rani, sariling bulsa niya. Hindi sa gobyerno. Hindi po ito galing sa gobyerno, ha? Payroll talaga galing yun. Galing po talaga ito sa pera ng ating Tatay Rani. Galing ho sa pinagsasayawang ko sa gabihan. Inaabot ako na alas 5 ng umaga sa kasasayaw, kaya sakit ng aking balakang. At magpapahinga si Tatay Rani. Buti na lang, may edad na yung aking mga kliyente, hindi na nila naalalaman ang amoy ng ipikasid oil. At hindi na nila nakikita at ito ang sitwasyon. Hindi, alam mo kung bakit, tay, na hindi nila nararamdaman yun. Kasi akala nila sa kanila galing yung ipikasid. May punto ka doon. Ama naman yun. Pasok nila amoy yung ipikasid na doon. Gusto pa naman magkagawad dito, nanlalaglag na. Tama, tay. Oo nga. Uy, tandaan mo, malaking porsyento ng boboto ay galing sa hanay nila. Kaya ang sabi natin, ako kasi may edad na rin, ang pabango na namin ngayon, ipikasin na. Ayoko yan. Gusto ko yung amoy niya. Pag gabi na gala, kaya ka na ipikasin. Okay. Buwa-bawi. Sinama niya na yung sarili niya. Sinama niya na yung sarili niya. Ingat-ingat kasi. Okay. Nakabawi naman eh. Maikuti na natin ulit para matigil yan sa yung spotlight. Pahina yung ganun ang ganun. Okay, pawaskong handog tayo ulit na ruleta. Boom! 10 ulit ito bago si Sean. 30 pa ha? 30 pa tayo. 35 pa. Kaya, 15 para isang ikot. Yes!
Parang sa bigat ayaw na umikot. Ayoko lumilingo ng ganyan. Oh. Holiday sa 26 ha, walang paso. Yes, 26 po. Special holiday. Yes, oy, una ulit Damares Quiñones Kakdak. Damares Quiñones Kakdak. Salamat dahil alam ko sa buong taon tayo nakikita ko tong pangalan na to lagi sa live. Yes. Pangalawa, si Bel Abalos. Bel Abalos, congratulations. Wow. Meron kang o nga Abalos, pamaskang handog. Okay. Pangatlo, sino? June Decatoria. June Decatoria. Meron na kayong pang-ano, Noche Buena, bago na. Yes. So, pamaskong handog po ni Tatay Rani. Pangapat. Irene Sebastian, pang-apat ka. Pang-lima. Pamaskong handog ni Tatay Rani ng Servisyong Bayan. Panglima si Renzo Domens. Ayan. Renzo Domens sa wakas. Dali mo rin. Panganim. Sino na to? Jaime Alvarado Mbile. Jaime Alvarado Mbile. Panganim ka po sa pamaskong handog ni Tatay Rani. Pangwalo. Ito yung second batch ah. Ha? Apampito pa lang. Edmil Holyon. Edmil Holyon. Yes. Uh-huh. Pangwalo. Talaga mga layhay. Robles Jonard. Congratulations, Robles Jonard. Suki din yan. Dami ng handa. Aha, pang-siyam. Dahu. Mary Rose Zarco. Congratulations po. Pang-sampu. 15 ngayon para mamaya 15 ulit. Okay, pang-sampu. Si Francis Olondriz. Francis Olondriz. Parang puro mga asawa ngayon to ng mga ating mga diehard ah. Panglabing isa. Naglabasan na. Bandag yes. Si Annalyn Givero Añosa. Ayan. Annalyn, congratulations. Ang dami na nilang handa. Panglabing dalawa, isang dosena. Chibi Israel. Ayan. Si Chibi Israel. Congratulations. Lucky 13 naman tayo. Sino kaya? Marina Villas. Congratulations po, Ma'am Marina Villas. Pang-14. Okay. May request ni Rani, oh. Carmela Suyo Velasquez ng Antipolo. Ano request ni Rani? Carmela Velasquez. Ay, may request ni Rani Barbo. Sabi niya, gawa kami ng ruleta, puro names natin. Pan-15. Oy, eto. Bukas, si wala ka na daw trabaho. Sabi Salome Fuertes. Salome Fuertes. Ikaw po yung pan-15. Ah, tinanay Salome. Nanggaling na sa atin sa akin. Okay. So, yan po yung 15. Mamaya po, may 15 pa kaming ipaparaffle ulit bago matapos yung programa. Yes, at naratsada natin dahil 10 minuto na lang. Yes, pero ngayon, Tay, ito may pasasalamat muna na report si Sian Sagales. Sige. Kasi Pasko naman. Okay, Sian, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga, Tatay Rani, Lady I at Miss Tess. Maituturing na maagang Pamasko para sa isa sa mga natulungan ni Tatay Rani, ang saklolong ipinagkaloob ng ating tatay. Tulad na lamang ni Ate Mary Flor na may iniindang sakit sa tenga. Kumusta na nga ba siya matapos aksyonan ng servisyong bayan ni Tatay Rani, ang kanyang daing? Oo nga, tinutukan talaga yan. Sa pagsusulit ko, hirap. Kasi hindi mo alam kung saan mo ibabalin yung ulo mo. Parang may tumubo na lamang sa loob yun. Tapos, nung makita ng mister ko, may maliit na lang siya na butas. Gusto mong magpatingin, gusto mong magpa-pera. Pero wala kang sapat na pera. Wala kang pagkukuraan. Wala. Wala. Punta kayo pa sa Quezon City General Hospital. Hanapin nyo yung herpe doon, si Doktora Sibando. At sabihin nyo na, no, na pinapunta at dito sa programa natin para ma-arrange nyo, ma-check up at madala agad si Mary Flor. Agad binigyang aksyon ng servisyong bayan ni Tatay Rani ang iniinda ni Ate Mary Flor. Dinala siya ng ating programa sa Quezon City General Hospital upang mapatignan ang kanyang kalagayan. Damat mo po sa mga oras na to. Masaya. Kasi masisitiskan ako sa pamamagitan ni tatay. Tapos nagpapasalamat ako kay tatay kasi siya yung nagtugtong ng buhay ko.
Kasi kung sa amin din lang, wala kami sapat na pera para makapagpagamot ako. Maagang pamaskong handog sa akin ni tatay sa ng servisyong bayan. Mabigat yung kalooban ko dahil hindi ko malaman kung ano yung gagawin ko. Gusto kong gumaling pero pa sa papaanong paraan, wala kaming pera. Kaya nung dumating si tatay sa servisyong bayan, gumaan po pakiramdam ko at wala na po akong iniintindi o iniisip na gastusin kasi andyan po si tatay na nagbigay tulong po sa amin. Ngayon, ma'am, habang wala pa yung operasyon o iniintay natin yung magaganda operasyon, ano ba yung panalangin? Tuluyan akong gumaling para magawa ko na yung mga bagay na gusto kong gawin. Sa tulong ng ating Tatay Rani ay natutukan ang lamang tumutubo sa kanyang tenga. Sinagot ng ating Tatay Rani ang kinailangang mga laboratories. Maging ang mga kinailangang gamot ay hinatid mismo ng serbisyong bayan ni Tatay Rani sa bahay nila Ate Mary Flor. Maraming salamat po Tatay Rani sa mga gamot ko. Natanggap ko na po. Malaking tulong po to sa akin. Matapos ang gamutan ni Ate Mary Flor, nakangiti niyang inihatid sa atin ang magandang balita. Sa ngayon po, okay na ako. Nakakangiti na ako. Hindi na ako umiiyak kasi hindi na masakit. Sabi ng doktor, kapag yung infection ay hindi gumaling, saka lang ako operahan. Pero sa ngayon, medyo mainam-inam naman kasi naadadaan daw sa gamot. Tsaka hindi ko na siya ginagalaw. Kung lilinisin ko siya, pupunta ako sa ospital para sila yung mga doktor ang maglilinis. Kasi hindi dapat daw pala pinakikialaman ng tenga. Dapat doktor o espesyalista ang gagalaw ng tenga. Kung sakasakaling kumakate o may nararamdaman ka, hindi pwedeng ikaw. Nakakapagugas na ako ng plato, nakakasaing na ako, nakakaluto na ako, hindi na ako umiiyak. Makakatulong na ako, nakakaulis-ulis na ako, hindi katulad dati. Iyak ako ng iyak. Salamat ng marami po sa programa ninyo, Tatay Rani, dahil siguro kung hindi dahil sa inyo, hindi ko alam kung saan ako lalapit. Parang ikaw na rin yung nagtugtong ng buhay ko. Okay. Yes. Mission accomplished tayo. Yes. Oh, Lord. Oh, ah, Lord, thank you. Lord. Accomplished, Lord. Mm. Thank you, Sean, ha? Mm. Okay. Yes, Lady Anne. Yes, maraming salamat Tatay Rani, Lady Ay at Miss Tess para sa serbisyong bayan ni Tatay Rani. Ako si Sean Sagalian sa Flash TV at DWIC 882, ang himpilang may todong lakas. Maraming salamat, yeah, Sean Sagales. Tay, sabi ni Annalisa Escobio, oh. Tay, work need ko, Tay, panggatas lang, Tay, kahit tagalinis ng office mo. Eh, sige, ta, pag-usapan natin yan. Ayan, oh. Annalisa, ha? Tapos ito si nagbasa siya, no? Si Jack Jordan, Kawikaan, 28-25, ang taong gahaman ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang nagtitiwala sa Diyos ay uunlad ang kabuhayan. Amen! Amen. Yes. Amen. Ngayon, eto na, ruleta, pang last 15 today. Yes. Napamask kong handog mula po sa ating Tatay okay. Rani. Paikuti na natin. Pang ano to, Noche Buena. Noche Buena. Last 15. Gonzales, congratulations. Nakahabol ka pa. Maganda yun, diba? 15 Gonzales. Wow, diba? Mayor yan? Governor, diba? Mayor ba governor? Mayor. Ariana Dain Catre, kapatid ni Alexia. Ariana Dain Catre, meron kang pamaskong handog ni Tatay Rani. Answered prayer na. Yes. Ang die hard kasi after Christmas na tayo. Oy, si Sophie. Sika, hindi pwede yan. Si Sophia yan eh. Si Sophia. Buti alam niya yung pangalan na buo. Okay, pangatlo. Out ka dyan, out. Kala mo. Che, ay, che, yes. Che. Ang ganda ng pangalan niya, Bethlehem Cardinio. Pasko. Yes. Bethlehem Cardinio, ikaw po yung pangatlo. Pang-apat. Ha? Wait. Sandali. Pang-apat si Josephine Balmores Juarez. Hindi ikaw yon, Sophia? Ano ba? Apanjo nga pala yun. Pasis pala to. Si Sophia Nicole Pasis. So, isama nyo na siya, panlima. Ayan. Okay. Vanessa Tuyor, pang-anim ka. Pancho nga pala si Sophia. Pasis naman yun. Ayan nga pala. Okay. Parehong-pareho ng pangalan. Pang-pito o pang-walo na to? Pang-pito. Josephine
Joseph Vasquez, congratulations. Taga ano to? Antipolo. Pangwalo. Next, sino na? Emeline Razonabe Moyo. Emeline Razonabe Moyo, pangsyam. Yung mga nagsasana all, tutok lang dapat. Yes. Lourdes Cipriano. Yes! Okay. Taga Holy Spirit. Aha, pangsampu. Suki yan eh. Next. Pagdanganan, Joanna. Pagdanganan, Joanna. Ito ang pangsampu. Tama ba? Oo. Panglabing isa. Yes. Nababasa ko na kasi malaki na eh. Nilakihan na ni Boo. Malapit ang malaglag sa screen. Ayan, si Ailey Antonticio Margo. Authentico. Warde. Warde. Kalang mo, nababasa mo na. Nag-try siya pero hindi sapat. Hindi pa rin tama. Tama rin. Si Carmen Malabiga Gono, ang panglabing dalawa. Mapagpanggap. Ito si Tess, ito yung patalasta sa TV na ano, mali-mali. Okay, panlabing tatlo si Russell Laurio. Laurio Domingo. Russell Laurio Domingo. Tapos yung mga pangalan pa nila, pag si Tess, pinahabaan nila. Kaya nga tatlo. Panlabing apat. Kasalanan nila. Leia Montarial. Nakahabol pa, Leia. Oh, ito na, last. Ngayon, araw na to, panlabing lima. The Who? Annalyn Rodriguez. Yay! Annalyn Rodriguez, nakahabol ka. Meron pa tayo next week, pang-medyan noche tayo. Mamaya, kung darating si attorney mamaya at makakapag-live tayo, yes. Eh, kahit ilan doon pwede tayo mag-ano. Dahil usually naman tayo pag-Friday, meron. Meron tayo. Okay, dahil Friday ngayon, ito, mag-pray tayo tayo. Yes, muli po, Panginoon, maraming salamat po. Sa mga nakalipas na araw, sa mga biyayang ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat Panginoon at ginamit niyo po kami para makatulong, makadugtong sa mga pangangailangan ng aming po mga kapatid. Pero Panginoon, ang dami pa rin pong umaasa, ang dami pa rin pong humihiling. Kaya naman po Panginoon, kahit Friday, sabi nga wala na kami sa ere, pero susubukan ko, lalo na po sa 24, na ilalaan ko po yung oras ko para po doon sa mga pupunta sa Action Center na walang-wala. Sana Panginoon, hipuin mo yung mga taong yun, yung karapat-dapat. At ang mga biyayang ipinagkaloob niyo po sa amin, ito po ay aming isinishare dahil yan po ang layunin, yan po ang mission namin sa iyo, Panginoon. So muli, Lord, salamat. Na walang humpay na pasasalamat ang lahat ng biyayang ipinagkaloob niyo po sa amin. Ito po'y aming ibinabalik sa ngalan niyong anak na si Jesus na magdiriwang ng kanyang kaarawan sa 25. Amen, O Lord. Amen. Salamat yes. Po. Uy, Merry Christmas, ha? Merry Christmas sa mag-enjoy lahat. Mag-enjoy tayong lahat kasama. Mm-hmm. Yeah, yung walang-wala talaga, 24, nandun ako sa Action Center. At mag-usap tayo. Mm-hmm. Pareho tayong walang-wala. Magkikwentuhan tayo. Yeah, pananalangin. Bakit? Pananalangin. Okay nga, tabayanan niyo po si Attorney yes, Tupacio. Yes, yes, show, Tupacio. Yes. Muling magbabalik ang serbisyong bayan ni Tatay Rani.